May mga nag-a-ask kamusta na yung aking apply. The reason din kung bakit ako babalik sa pagtatrabaho is because financially we're having some struggle, difficulties, and merong mga ilan-ilan na nagtatanong bakit si Tatay Lux hindi siya nag-work, bakit hindi si Tatay Lux ang mag-apply. Kaya nga sabi ko, wala, medyo nahe-hurt ako dun sa mga sinasabi, ano ginagawa ng asawa mo, ganyan. Iris Loves, good morning! Aga ko nagising, 3 o'clock. Nagising ako para umihi. Tapos naisip ko, ituloy-tuloy ko na kasi maaga naman ako nakatulog kahapon. Kagabi pala, 9 p.m. yung pinatulog ko yung mga bata. Natulog na rin ako. At nakapagsalang na rin ako ng mga labahan sa washing machine. Nag-edit ng vlog para mamaya may upload tayo ulit. Break muna ako sa pag-edit. Kain muna ako. Bumili si Tatay ng isang tray na native na itlog kahapon. Tapos nagpabili ako ng mga gulay-gulay para makapag-meal prep ako. Ito yung first meal ko. At saka, dalawang alkalite. Muna tayo nitong Yoli. And kwentuhan na rin tayo since ako lang naman yung gising. Para kunyari may kasama ako. May mga nag-a-ask kamusta na yung aking apply. Actually, nag-follow up ako through email. Tapos, na-mention nung recruiter or nung HR na tinatry nilang tawagan yung mga nilagay kong character reference dun sa previous na virtual assistant work ko. And sabi nila, mga hindi na daw nag-respond, mga hindi na sila sumasagot. Inisip ko nga, baka hindi na sila nagtatrabaho kasi ang huling pasok ko dun is 2017. Baka nag-shift na sila ng career. Tapos yun, naglagay pa ako uli ng mga panibagong character reference. A-update na lang daw nila ako kung anong mangyayari. And merong mga ilan-ilan na nagtatanong bakit si Tatay Lux hindi siya nag-work, bakit hindi si Tatay Lux ang mag-apply. And today, i-explain ko sa inyo yun since ako lang naman yung gising dito. So para nagchichikahan lang tayo. The reason din kung bakit ako babalik sa pagtatrabaho is because, yes, financially, we're having some struggle, difficulties, lalo na, alam niyo na, ang tataas na ng mga bilihin. Tapos, inisip ko, yung mga projects na dumarating sa atin, eh, hindi na katulad ng dati. Dahil, nung nagsimula yung pandemic, mga Aries Loves, madami na nag-resort sa pag-YouTube. And it means, pag mas madami yung nag-YouTube, mas konti na yung opportunities. Parang ano lang yan, law of demand. Pag mas madami yung demand, mababa ang supply. So, parang ganoon, dahil madami na mga nag-YouTube, mas onti na yung mga campaigns, mga project, mga sponsorships na nai-offer. And yun yung reality for us, for me, ha? As an online content creator. Kaya naisip ko, hindi na siya talaga yung kita, hindi na siya katulad nung dati na sobrang okay na okay, na kaya kahit hindi magkaroon ng panibagong or another income. So, the reason why kung bakit ako po yung nag-a-apply as a virtual assistant is meron kasi po akong experience when it comes dun sa pag-virtual assistant. And si Tatay Lux talaga, pinag-uusapan namin yan. Actually, ang gusto niya uli is mag-abroad kasi yun yung pinaka-skill niya. Kasi iba-iba tayo ng skill. Hindi natin po pwedeng sabihin na ito yung gawin mo kung wala ka namang experience regarding that field. Kasi hindi ka matatanggap. And ako talaga sobrang ayoko nang mag-abroad si Tatay Lux kasi ang hirap. Sobrang hirap. Lalo na ngayon, alam nyo ba, kaming dalawa lang yung naghahalinhinan dito sa bahay, sa mga pag-aalaga. And sobrang hindi ko kakayanin na ako lang mag-isa. And ito talaga yung gusto kong gawin. Gusto ko pa rin mag-YouTube, ganyan. And feeling ko, pag nag-abroad si Tatay, kailangan kong i-give up. Kasi kailangan kong maging tutok sa mga bata. Kasi pag-i-edit pa lang, it takes sa akin na pinakamabilis na buong araw ng pag-i-edit para makatapos ako ng isang vlog. Kaya, alam niyo yun, sobrang nag-sacrifice din si Tatay Lux kasi halos siya na yung, parang baliktad na yung halos siya na lahat gumagawa, luto, pag-aalaga sa mga bata. Pag nag-edit ako niya, nakaupo na lang talaga ako sa computer, wala na akong ibang magagawa. So, alam niyo yun,
Kaya nga sabi ko, wala, medyo nahe-hurt ako dun sa mga sinasabi. Ano ginagawa ng asawa mo? Ganyan. Actually, madami. Minsan nga tinatanong ko siya kung pagod na siya. Kasi halos siya na lahat gumagawa. Pagkagising niya, aso, sa mga bata. And I know, yung iba, traditional pa rin. Sinasabi nila na kailangan yung guy or yung padre de pamilya pa rin yung nagpa-provide for the family. And yun talaga yung gusto niya mangyari. Kaya gusto niya mag-apply. Actually, nakita ko nga nagtitingin-tingin siya paano mag-apply sa New Zealand. Kasi nga, diba, malaki sahod dun. Pero ako, lagi ko sa kanya sinasabi, mas gusto ko yung kumpleto yung pamilya. Ako kasi, Aries Loves, lumaki ako na si Tatay Patrick, yung tatay ko. Simula bata, nag-a-abroad na siya. Minsan lang namin siya nakikita. Kaya nung kung kailan pa siya nagkasakit, nagka-cancer, doon lang kami naging close, lagi magkasama. Kaya sabi ko, gusto ko lumaki sila kay na may kasamang tatay, nanay, kumpleto, ganyan. And for me, mas okay to. Depende naman kasi yan sa setup nyo eh, kung ano yung mas practical. Yung pag-YouTube kasi sobrang okay yung kita, lalo na kung madami mga projects. And yung pag-virtual assistant po, pwede mag-part-time, ganyan. Pwede ako kumuha ng mga freelance job. So sabi ko, why not? Balik na rin naman. Okay lang naman eh. Kasi alam nyo yun kung ano what works for you. Kung hindi na tayo sa traditional. And if you're traditional pa din, nothing wrong with that. Kumbaga, kanya-kanya tayo. Pero ako, masasabi ko lang, Aries Loves, ito kasi yung gusto kong gawin. And si Tatay Lox yung nag-sacrifice para sa gusto kong gawin. And okay naman, worth it naman siya kasi kumikita naman. Alam niyo yun. Kumbaga, kanya-kanya lang tayo ng setup, family setup. And for us, this works for us. So, ayun, mga Aries Loves, yun yung reason for that one. So, akala nyo ba madali yung mga gawaing bahay? Sobrang hindi. And I know for Tatay, it's a big sacrifice para sa side niya. For me, I think we're in a better situation kasi walang kailangan umalis ng bahay, hindi kailangan maiwan yung mga bata, kaya yung isa lalayo pa para hindi makasama yung mga anak para magtrabaho. So, alam nyo yun. Like I said, kanya-kanyang setup lang yan. What works for you, works for you. So, ayun. Yun yung explanation doon, mga Aries Loves. So, yun yung that works for us. And at the same time, masaya siya kasi anytime magkakasama kami, anytime po pwede kaming magkwentuhan, anytime pwede kaming mag-Netflix, ganyan. So, ayun, meron din ako nabasa na ba't hindi mag-business. Actually, Aries Loves, way back before pa, 2018, talagang nagplano na ako mag-business. But things happens at hindi siya natuloy. And I'm thankful na hindi natuloy that time. So actually, nung pandemic, meron na kaming binubuong business nila Tatay. And meron kami mga kasama doon. And nauurong lang siyang nang-uurong sa sobrang kabisihan and a lot of factors. But sige, a-announce ko na rin, Aries Loves, meron kaming i-business very, very soon. Actually, dapat nung 2021 pa to. Ngayon mga labels nakalagay since 2021, pinapalitan ko to since 2022. So, hindi ko pa siya ma-announce, Aries Loves, kasi hindi pa siya full production. So, kailangan nandyan na muna kasi baka ma-jinx, mausog, ganyan. Pero, yun, i-announce ko na rin. Meron kaming ititinda very, very soon. So, ayun. Inumin na natin to. Nakakamiss yung ganito, yung ako pa lang yung gising, meron akong time for myself. Dati kasi, ganito yung ginagawa ko talaga, Aries Loves. And sobrang nakakatulog siya. Dati nga, nag-journaling pa ako, nagko-quiet time pa ako. And iba talaga, pag meron kayong kahit 1 hour for yourself, nakaka-charge siya. Yung wala akong aalagaan muna, ako lang muna. Yan, iinom muna ako ng mga pakeme ko dito. Inom muna tayo ulit. Good morning! Aga nagising nito. Pag hindi talaga ako nito katabi, aga magising. Ano pa lang? 6. Opo, 6:30 natin gisingin si Kuya. Ay, bango. Iba yung simoy ng hangin no pag umaga. Tagal na rin itong hindi nakakalakad ng umaga. Any mga bird? Bird! Say good morning! Good morning! Lakad-lakad lang muna tayo, nak. Ay, nakakamiss maglakad.
fairness, ang lamig na ng simoy ng hangin. Sansan. Nam. You want nam nam? You want that? Open, open. Charap naman. Careful! Careful! Is that yummy? Ops, here, here! Come here! What's that? Brum, brum! Pumajang! Pumajang! Tayo ay pumadyak! Ano na? Gawa na tayo ng breakfast kay Kuya. Let's go! Tika na. Kasing na si Kakay. Tara, gawa na tayo ng breakfast. Breakfast! Tao po! Tao po! Fresh! Tatlong araw na ako dinaligo. Naliligo ka pala, Sky, bago pumasok? Ikaw, ligo ka na? Wow! Ang sexy naman yung nagluluto! Mabrown-brown ang itlog ni Tatay Lucas. Native! Native ang itlog ni Tatay. Organic, organic. Organic. What's this? Egg! Eh, what's this? What's this na? Eh, walang G yung egg niya. Eh, pag nakita niya to, eh. What's this? Egg. Egg. Pinatutugtog ko to, alam to ni San, para mag-exercise sila ni Kakay. O, game ha, game na. Ready? Go! Kakain na si Kakay. O, kain na muna. Ay, namatay yung sound! O, sige, sige, wait lang. Kasi baka makapiray tayo. Wait lang, ha! Thank you. You're welcome. Gawa tayo ng baon ni Kuya Sky tsaka breakfast ni Tatay Luke. So, sandwich ang babaonin ni Sky. Tapos lalagyan natin siya ng may egg siya. Lagyan natin ng ham and yung may cheese. At meron ditong makulit. Ha? Opo, mamaya. Gagawa si nanay ng drink, ha? Gawan din kita, San, ha? Dalawa to para pag uwian, magutom ka, kainin mo ha. May tissue ka sa bag ha. So yan, nakapag-prepare na ako nung aking drink, yung chocolate drink. Tapos ngayon naman, i-prepare ko yung aking breakfast. Naglaga ako ng dalawang itlog, tapos lalagyan ko na lang ng mayonnaise at lettuce. Yung lettuce na lang yung gagawin kong sandwich kasi hindi tayo mag-bebread. Kumuha natin ng pipino para may laman-laman yung sandwich natin. Ham bing! Go, go, go! Go, go, go! Go! So ayan, ito yung breakfast ko, Iris Loves. Salad, nilagyan ko ng cheese, tapos malasadong itlog. Brum, brum! O, let's go na! Ba't tingin kahit 8 on 10? Tingnan mo. No! Sarap ba? Opo. Sana all magda-diet. Gusto ko sarang kainin mo yan. Salukuyan ako. Nag-edit. Tinatapos ko yung edit ko kahapon.
At dito, banda dito, ay may naglalaro ng car. Si Mr. Broom Broom. Mr. Broom Broom! Kaya tabi niya yung pagtulog. Oo, gusto niya pa kasama yan sa pag-sleep. Di ba, Mr. Broom Broom? 8:01 PM. Here time! Meron tayong pipino, merong liempo, and balot. Ano yun? May G! G! Yung egg niya! What's this? Oh, walang G! Eh! To sabi ko, walang G! G! Egg! Say egg! Meron tayong tinusta dito na lechon paksiw, nalalagyan ng Mang Tomas. Kahit anong lutuin na ngayon, Mang Tomas, napakasarap. Ito man o nilaga. Ilagay niyo sa sabaw, ilagay niyo sa sabaw. Masarap daw.